Hello guys, magandang gabi. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. So ngayon meron tayong i-re-repair na Sakura 735, 739. Bali yung problema daw nito guys, intermittent sound. Bali minsan nag pumipitik yung relay niya, minsan naman hindi. So pangalawang tatlong beses na to dinala sa sa may pagawaan dito sa malapit na sa amin, pero pabalik-balik lang yung problema guys. So dinala dito sa amin, try natin kung maayos natin. So ito yung amplifier guys. Ito actually binuksan na to ni customer kasi chinik niya, baka may daw may lost contact or So ganito, parang bago pa guys. So Sakura 739U. Ang problema nito guys, may power pero hindi tumutunog. Ayaw mag switch on tong relay. So i-check natin kung ano yung problema niya. So yung unang gagawin natin, bali physical checking o apan checking sa fuse niya guys, okay naman. So yun yung pinaka first pinaka basic. Check mo yung physical niya, wala bang capacitor na wala bang nabore na mga resistors. So wala naman. So try natin i-check yung output niya guys, yung papuntang speaker. Minsan kasi may mga ganitong sitwasyon na hindi nag-on yung relay kasi nagpo-protect. So check natin yung output niya guys kung walang DC out. So try natin i-plug guys. Check natin yung kung wala siyang DC out. Yung cause kasi ng kaya nagpo-protect yung hindi nag-on yung relay dahil may DC out. So check natin. So check natin yung DC out. Hindi tayo mag-check dito sa speaker terminal guys kasi hindi nag-switch on yung relay. So hindi pa naka abot dito yung connection. So dito tayo sa common tayo guys, dito. Tapos dito sa output niya guys. So yung kabila, kung makikita nyo, normal. So dito tayo sa kabilang channel. Oh, mayroong negative 25 volts. So kaya siya nagpo-protect dahil meron siyang na-detect na 25 volts na out dito sa papuntang speaker. So pino-protect mo yung para hindi masisira yung speaker, kaya ayaw siya mag-on. So yung problema nito guys, ito lang na channel kasi dito yung may DC out. Ayan. So ibig sabihin itong channel na to walang problema. So focus tayo dito sa kabila. So baklasin natin guys.
So backlash itong mga socket niya, guys. Klase natin. Kabila yung supply. Ay, unplug muna natin. Yun. So, focus tayo sa channel na dito. Itong channel na to. Matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload, guys, kasi mayroon namang mga pumapasok. Madalas mga amplifier, pero medyo nagmamadali. Kaya hindi natin nakuna ng video. So itong ano, medyo okay lang ni customer na matagalan. Hindi naman daw nagmamadali. So, kuna natin ang video. At least makita ni customer. Kasi yung customer, guys, isa sa mga subscriber din natin. Okay. Hirap kasi, guys, pag walang cameraman. So, tanggap natin to. Oh, baka magkabaliktad. Hindi naman siguro. So, dito tayo sa check natin tong mga transistor. Oh, hindi ginalaw. So, ibig sabihin, guys, yung nag repair nito walang idea sa trouble, parang mahal pa naman ang labor, 550 daw. So, check natin tong mga maliliit na transistor. Sa mga co-technician ko dyan, guys, available pa yung pin type soldering iron natin. Slightly used, guys. Hako brand. So, hang up natin tong mga transistor. Pangit lid. Check natin to, guys, kung walang nag-leak. Dapat naka high range tayo. Kung merong 100K, so 100K tayo para madidetect natin yung kahit kunting leak ni transistor.
Shout out pala kay Mang Banong. Mang Banong YouTube channel. Siya yung nag guide ni customer dito, guys. Medyo soki ko na yun si Mang Banong kasi nagpa-refer siya sa akin ng ano isang beses, kaya soki na ganun ako eh. Kahit one time ka lang nagpa-refer, soki na tayo. Oops, hang up lang natin. So ito lang muna yung hang up natin at i-check. So i-test natin yung mga transistor. So dapat naka-range ano tayo, high range 100 key. So check natin yung base. Base saan ka na? O ito. So ibig sabihin yung base niya, guys, itong black. Tingnan niyo. O di ba? So baliktarin natin. Walang reading 'yan. So good. So ito namang iba. Ganun pa din. Pag di na-locate, baliktad. Baliktad rin, oh, ito. So yung base niya, guys, yung itim, yung black. Baliktad rin natin. So walang reading, so good pa din. So itong isa pang wala, oh, ito. Ay nako, tipot ka lang dyan, hindi ka nakikita. Ayun. So yun, so base yung black, itong black. Oh, balik ta rin, wala. So good. Itong isa. Op. So black yung base niya. Oh. So try natin i Oh, bakit may reading? So dapat walang reading ito, guys. May leak na. Oh. Tingnan niyo. Pa. So bali ito yung base, yung black. Pero pag ganyan mo, may reading. So ibig sabihin, leak. Leak itong transistor ata. Check natin kung anong value, anong number. Check natin yung number, guys. Ano? 2383. Kita ba? Hindi masyado ano. So continue tayo, guys. Tabi natin tong link. Yan. Patuloy. So ayun, ibig sabihin yung base black, itong black. Ayun. So pag transfer natin yung black dito, so wala. So baliktarin, baliktarin. So walang reading. So ibig sabihin good dito tayo sa kabila. Wala.
Wala. Oh, ito. So, ang base nito, guys, red. So, ibig sabihin nito, P in P. Paki-check na lang sa yung una kong upload regarding sa paano i-check yung transistor, nandun yung explanation, guys. So, kukuha tayo ng isang C233 at i-compare natin yung reading. C233. Ganda ng kuko ko, guys. Nako. Parang ito, guys, pareho tong dalawa, C233. So i-compare natin yung reading. Iyan natin yung paa. Ganyan. Pak, pak, pak. So wala. Baliktarin natin yung test probe. Oh, ayun. Nag-reading na, guys. Baliktarin. So ibig sabihin yung base pala niya itong red, P in, oh, ibig sabihin P in P. P in positive, negative. Oh, okay. Baliktarin natin. Walang reading. Sana ba 'yun? Oh. Yung nagre-read lang talaga dito. Yung isa, yung leak. Ito. Ayun. Tama naman yung reading niya. Yun. Tas, so, locate yung base. Yung problema niya, guys. Yung kabila, bakit may reading? Oh. Yung isa. Walang reading, walang leak. So ibig sabihin, ito lang yung problema. Oh, ay nako. Parang amoy burger na, guys. Kumain ba kayo ng burgers, mga guys? Kakain ba kayo ng mga putlong? Parang amoy putlong na. So, ibalik na natin yung mga transistor, guys. E1013. So, dito. Eighteen thirteen. Ito. Eighteen thirteen pa rin. Ito C2073. So sana yung defective. Since nawala tayong C2073 dito, guys. Yan. Meron tayong pamalit. Ito. So, ito yung ipapalit natin. C2831. So, mas mataas pa yung
ano nito, rating compare sa ano, C2-3E3. So i-check natin yung placement niya, guys. So balik ganito. So balik na naman tayo. Ano, sira to itong isa. Ito. So check natin yung placement. So naka diode sign lang tayo, guys, kasi kuha naman yung ano. Ayun. Pag-locate lang sa base collector emitter kung pareho. So ganito. So pareho lang yung placement niya, guys. Base pareho lang yung placement niya. Ayun, dili na. Saan mo rasa? Wala na, relax na. So kakabit natin, same position lang kasi pareho lang yung placement niya, guys. So itong ipinalit natin dahil wala tayong C2-3E3. So papalitan natin yung C2-6-2-1. So mas mataas pa yung rating, guys. Mas matibay pa to sa relasyon nyo este sa defective na ano, na transistor. So kabit natin, same lang yung placement niya sa paa. Ganyan. Yung itong isa. Uy, baliktad. Dapat doon nakaharap. Patay tayo dyan. Ganyan. So proceed tayo. I-resolder na natin yung ibinalik nating mga transistor. Yung mga na-check na natin na walang problema. So tingin ko yung nag-check nito, guys, di siya nag high range, kaya hindi niya na-detect yung leak. So medyo ano pa siguro yun, baka hindi niya ano yung amplifier, baka more on hilig niya sa video o sa TV, kaya yun. So resolder lang tayo, resolder. Ganda ng soldering, guys. Sa halagang 50 pesos lang, magsasayo na yung Hako pin type soldering iron. Ayun. So check natin ulit, guys, kung nag-normal na ba yung pinalitan natin ng transistor. So ito yung kabilang channel na may yung normal. So itong isa yung may DC. So wala na siyang DC, guys. So ibig sabihin normal na yung amplifier. So check din natin yung bias niya, guys, yung base emitter voltage, kung meron. Ayun,
0.49. So yung sa C 0.5 0.49 0.5, so okay lang. Yung kabila, yung channel na nagluloko, meron. Okay. So, ibig sabihin, normal na siya, guys. Okay na, so. Test natin. Lagyan natin ng input. So, fix natin, guys, para matest na natin. Ako, hirap pag walang cameraman. So, iti-test na natin. Kabitan natin ng speaker. May input niya, guys. Audio input. Audio out input. Audio out. So, input. Dey palihog na task ko anday kanang blue color day kanang RCA day. Balik ta sin ko na ko dai. Ross, ang sin ko na ko sa imong ikuan, Ross. Wa dela misa. Nyala sinpon mama bi. Masa na kadit. Input. So, dito tayo sa auxiliary. Auxiliary. So, test natin. Ay, hindi pala nasaksak. Saksak natin, guys. Ayun. Yung relay. Okay. Pumitik na yung relay. So, ibig sabihon, ready na siya, guys. So, auxiliary tayo. Ayun. So, meron. Bakit ang hina? So, ito na. Hiram tayo ng cellphone, guys. Kasi wala tayong cellphone. Bisaya tayo, guys, para iwas. Iwas kuan. Copyright. So ito.
Ito guys. Ito lang guys, salamat sa panonood. Don't forget to subscribe Ecodels Official. Paki-hit na din yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos natin. So shout out pala kay Batang Ganaw Channel na siya yung nag-refer ng customer na dalhin dito yung amplifier ito. So hanggang dito na lang.